para sa mga batang manunuo. Dahil nga sa sinabi nga nitong si Giselle na gagawin niyo ang lahat, mabawi nga ang effects by hook or by crook. Kaya naman, sinubukan niyang kausapin nga itong si Mr. Salar. Noong una, ay tumanggi itong si Mr. Salar, sinabi nitong ayaw niyang ibenta ang Apex. Subalit nang isinilaysay na ni Giselle na merong sentimental value ang naturang Apex at hindi lang ito for business. Kaya naman, nakapag-isip si Mr. Salar na pag-iisipan niya ang offer nitong si Giselle dahil sinabi ni Giselle na kahit gagawin pa niya, name the price para lamang mabawi niya itong muli. Kaya naman sinabi nga nitong si Mr. Solar na huwag siyang magalala at tatawag siya agad-agad sa oras na makumbinsi na niya ang mga investor ng Apex na muling ibenta sa kanila ang naturang ospital. Man, dahil nga sa sinabi ni Mr. Solar ay nabuhayan ng loob itong si Giselle na may pag-asa pa nga na makuha nilang muli ang naturang ospital. Mas better ang salitang pag-iisipan kaysa sabihin niyang no dahil wala na talagang pag-asa. Tala, eto nga si Doc Carlos ay nagyayangan ng dinner dito nga sa mag-ina as bonding daw, tutal malapit na ang kanilang kasal. Nung una ay ayaw pumunta sana nitong si Annaline dahil sinabi nitong busy siya sa ospital ng Estridge. Subalit dahil sinabi ni Carlos na siya na ang bahala sa kanyang schedule at siya na bahala magpaliwanag sa kanilang mga kasamahan. Kaya nawalan ng alibay si Annaline kundi sumama na lang sa naturang dinner. Subalit sa di inaasahang pangyari ay matutuklasan naman ni Annaline ang tungkol sa pagbenta ni Moira sa Apex. Ayan naman gulat na gulat itong si Annaline sa kanyang natuklasan at hindi niya malabis na maintindihan kung paano nangyari na nagawa ni Moira na ibenta kahit walang pahintulot nga nitong si RJ. Kaya naman nag-alala siya sa kanyang tatay at agad niya itong tinawagan. Nung matawagan nga niya ito, ay nakausap niya itong si Dr. Ray na kasama nga nitong nag-iinuman. Dito nga sinabi ni Dr. Ray na nakainom na nga ng sobra at nakatulog na nga sa bar. Kaya sa labis sa pag-alala nga nitong si Annaline, agad niyang pinuntahan ang naturang bar. Dito nga sinabi ni Dr. Ray na labis ngang dinamdam ng kanyang tatay ang pagkawala ng Apex na sanay ipamamana nga niya sa kanyang mga anak. Maya-maya pa nga ay bigla namang dumating itong si Zoe. Gulat na gulat pa siya nang nandoon din itong si Annaline. Sinabihan niya si Dr. Ray kung bakit tinawagan pa daw umano itong si Annaline at bakit hinayaan pa na pumunta doon. Kaya naman galit na galit itong si Annaline at sinabihan siya kung merong mang hindi dapat pumunta dito ay ito ngang si Zoe at itong kanyang mami ang dapat umalis sapagkat napakasama ang umano ng ugali nitong kanyang mami. At tinanong pa ni Annaline nga itong si Zoe. Dito nga niya sinabi na hindi ba daw siya nakokonsensya ang kanyang ina na binenta ang Apex na hindi alam ng kanilang tatay. Subalit wala lang kay Zoe ang mga yun. Parang proud pa nga siya sa nagawa ng kanyang mami dahil pakiramdam siya, secured siya. At walang mahihita nga itong si Annaline dahil yun naman talang gusto nila ang mawalan ng mana itong si Annaline. Kaya naman itong si Dr. RJ ay labis na nag-alala dahil sinabi nito na ito nga si Zoe ay siguradong magkakaroon ng mana dahil nga nandyan ang kanyang ina. Subalit ang inaalala nga ni RJ ay ito nga si Annaline dahil mawawalan nga siya. At ang isa pang pinaka-truth doon, ang katotohanan sa likod nito na ito ang si Zoe ay hindi niya totoong anak. Siya pang magkakaroon, itong tunay na anak ang mawawalan.